not ashamed. Thy blood be upon thy head, for thy mouth hath testified against thee, saying, I have slain the Lord's anointed. David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son. Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow. Behold, it is written in the book of Jasher. The beauty of Israel is slain upon thy high places. How are the mighty fallen? Tell it not in God, publish it not in the streets of Ashkelon. Bless the daughters of the Philistines rejoice. Bless the daughters of the circumcised triumph. Ye mountains of Gilboa, let there be no dew neither, let there be rain upon you, nor fields of offerings, for there the shield of the mighty is vilely cast away, the shield of Saul as though he had not been anointed with oil. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back, and the sword of Saul returned not empty. Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and in their death they were not divided. They were swifter than eagles. They were stronger than lions. Ye daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet, with other delights, who put on ornaments of gold upon your arm. How are the mighty fallen in the midst of the battle, O Jonathan, thou wast slain in thine high places. I am distressed for thee, my brother Jonathan. Very pleasant hast thou been unto me. Thy love to me was wonderful, surpassing the love of women. Sabay-sabay. How are the mighty fallen and the weapons of war perished? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray. May pamanguna sa amin, sa pag-aaral namin, may kabulit na lagi naman sa amin, makita namin yung mensahe para kayo po maging considerate din, Panginoon, sa ibang tao at sa amin din, as a church, ano yung dapat ma-preserve dito, makita namin yung mensahe applicable sa amin ngayon. Makita namin, kahit ang malakas pala, ay nalalaglag, namamatay, natitisod, mihina, nawa ay maging tama yung response namin sa ganitong bagay, especially sa aming mga kapatid nangyari ito. Nakita namin ang despair ni David, ito yung reality, but still we have to deal with it. So I pray, tuluan niyo po kami ngayong umaga para i-deal ito, Lord, respond ng tama, Panginoon. Ilaman po, Lord, kaya malulati in Jesus name we pray. Amen. Okay, good morning sa lahat. Good morning. Title po natin ngayong umaga is na tatlong base pinaulit-ulit dyan, no? Sabi dito, how are the mighty fallen? Yan ang title. How are the mighty fallen? Sa Tagalog, hindi ko alam. Tingnan ko, ha? Ano? Paano? Anong nangabuwal ang mga makapangyarihan? Ano? Paano naging ano ang how? Isa yan sa mga topic actually natin ngayon. Kasi alam niyo po yung scripture, kahit ang language itself, may mga mahirap na bagay ipayag ng salita lang. Sabi nga nila, minsan ang salita ay kulang. Paano nang galing kulang? Kasi may mga emotion, no? May mga katotohanan ng hirap talagang lapatan ng salita. Okay? Kaya, anyway, mamaya natin tatakil sa introduction. Ulitin ko ang title natin, How Are the Mighty Fallen? Sa subtitle, Responding to Brethren's Misfortune. Okay? Sa Tagalog, doon lang sa ano, how, paano talaga yan eh. Okay? Paano ang mga malalakas ay nalaglag or namatay? Then, responding to the brethren's misfortune, paano tayo dapat nung responde, ano yung dapat natin gawin at hindi gawin pag ang isang kapatid ay, yun nga, parang nalaglag or misfortune, either namatay, nag-backslide, nanghina, nadisiplina, nagkamali. Yan ang pag-aaral natin ngayon, amen? Kung napansin natin na, para sa mga bata, mga bago dito, in-explore natin lahat ng ano, maraming aral sa Bible kasi napakayaman ng Bible, eh, no? Hindi lang yan puro kaligtasan. Yun ang pinaka-the best, kaligtasan. Pero ngayon maligtas na tayo, aralan natin ibang bagay, paano nga tayo maglilingkod sa Diyos. At isa sa mga paglilingkod sa Diyos sa church, iba umaawit, iba soul winning. Pero hindi lang natapos yan dun eh.
Yan, para yung pag-aaral natin sa May 1, hindi lang sa paano mag-soul winning, iba dito marunong na eh. So, paano gagawin niya ng mas mabuti pa? Di ba? So, ganun mga Kristiyano ngayon, paglilingkod, ganun din. May mga balakid sa atin para maglingkod ng maayos. So, inaaral din natin paano maiwasan yung mga balakid. Paano natin didil. So, isa nga yan, isa sa mga nangyayari pa talaga sa reality ng church. May mga kapatid na nauhulog ay doon sa kasalanan, nang hina, natiwalag, yung mga ganun nangyayari talaga, namamatay din. Anong gagawin mo? Paano pag masyado kang attached kay kapatid, si kapatid nag-umalis, kaya namatay na. Anong gagawin mo? Pag masyado kang attached doon, salip na makapaglingkod ka ng maayos sa Diyos, mababawasan, may panghihinaan ka rin. Amen? Kaya yung aralin natin ngayon, yes, reality, anong gagawin natin? Okay? So, ulitin ko, how are the mighty fallen responding to the brethren's misfortune, objective, para malaman natin kung paano tayo mag-respond din ng tama. Kung sakalit mangyayari na mga kapatid, especially kapatid po ha, so huwag tayo masyado apektado pag namatay si kunwari kung sino dyan, di mo naman kilala. Ano talaga, mga style po nila yan eh. Kung sino gusto na ilagay doon, kinasal si Bas Pangit, lang pakialam natin doon. Actually, hindi na dapat marinig ng mga tao yun eh. Talagang piling-pili nila yon, sinusulong nila yung agenda. Mga bakla, di ba? Mga sodomites. So tayo, dapat yung nagmamatter, of course, yung kapatid sa church. Then yes, iba dyan kapatid, wala naman dito. Hindi tayo dapat ganong apektado, pero lalo sa atin sa church. Sa pamilya, ano dapat natin gawin? Okay. So, context muna. Hindi, define muna yung mga puntating terminology. So, kanina, how. So, yung how sa English po kasi yung ginagamit. Pag sinabi, how beautiful are the feet of them that spread the gospel, di ba? Ano siya? How beautiful. Ano pag-usapan natin, gano'ng kaganda yung paa, ganun ba yun? Not necessarily. Ibig sabihin, parang binobrought to attention mo yung tao doon sa paa. At ako alam niyo sa Isaiah na yun, kinote sa Matthew, obviously, ang sinasabi doon, ang ganda raw nung soul winner, ang ayos na tao nito, biruin mo, nag-aakay ng kaluluwa, yun ang sabihin doon. Ano siya, but how? Ibig sabihin, tingnan mo kung paano yun naging maganda. Kaya pag sinabi namang, sa Psalms din, sabi doon, how, ano yung sa Psalms, magpupunta sa yung unity, how, siya, nga natin, brethren, how beautiful din ata yun. Psalms. Ayan. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. Pwede naman sabihin, behold, it is good and it is pleasant. Diba? Maganda naman talaga at maayos. Eh bakit how? Masin nyo ba yun? Nakakasunod ba kayo? Kasi I believe a style po ito ng writer tsaka ng language itself tsaka usage na parang wow, ang ganda nun, gaano ba aganda yun. So kumbaga nilalagpasan niya po yung pwede naman sabihin ang ganda, sabihin niya gaano aganda yun, sabihin ino-involve ka niya. Okay, sana nakuha niya na ha, nakailang listation tayo. Ngayon dito naman, how are the mighty fallen, ano yung sabihin nun? So, dapat tingnan natin na hindi dapat yung mga malakas, dapat yung malakas. Pero ay, natalo din pala. Diba? Nabasa ko lang sa aking headline na naman. Hindi ako mahulog sa basketball. Pero totoo ba yung bad? Yung ano daw? Yung Lakers daw, pang sampu na nilang talo sa Nuggets ba yun? Pili lang doon. No? Pero hindi naman nag-champion na Nuggets. Champion na Nuggets? Okay, hindi ko alam. Pero posible din yun na minsan, di ba, may mga pinipiling, ano, pag yun ang kalaban mo, mahina ka. Kasi alam nila yung laro mo eh, di ba, minsan. But anyway, how are the fallen? The mighty fallen, di ba? Paano nangyari yun? Na napakagaling nitong pupuna nito. Na sino bang star player ng, ano, Nuggets? Alam na alam. Madalas ganun, di ba? Paano nangyari yun? So, yan ha. Yun po yung title natin para doon tayo mag-focus. Tingnan nyo yung mga katabi nyo ngayon. Sino yung isang palagay nyo malakas? Yung pasto, malakas to. Dito malalaglag.
Diba? Ito si ano, si Tricia, oh, active na active 'to, hindi na 'to absent. Hindi mo katabi niyo. Ah, si DM, hindi ito, ano, hindi na tayo mag-backslide. Kaso kanta to ng kanta nung kanta ni Brian eh. Baka mag-backslide din. Hindi, walang kinalaman yun doon, di ba? Kasi nagiging tulay yan eh. Kaya si... Kaya lalo na to si ano, matiwalag, di ba? Ganun po yan. Nagsasusunod-sunod yan. Kaibigan mo, natiwalag, anong gagawin mo? Kaibigan mo, namatay, nag-backslide, lumipat ng ano. So, kailangan, i-consider mo na hindi lahat ng malakas kayo, lahat ko nakomment sa inyo lahat dati ba, isang tao lang yun eh, pero may mga ilang tao pa rin dun. Sa Diadem, talagang ano siya eh, Solwiller yan eh. Pero yan, tagapakanta, parang si DM, active na active. Ano nangyari? So, pwede pala yun. Kaya, how are the mighty fallen? Tingnan nyo yung katabi nyo ngayon. Ngayon, malakas yan. Sana, laging malakas yan. Pero minsan, reality ng buhay, hindi. Amen? Si Kuya Diyos, salamat. Nandito pa rin. Amen? Si Lele, nandito pa rin. Diba? Si Joshua, nandito pa rin. Kaya lalo yung mga nagbibilata, dadalagan. Ako, ano yan? Slippery, ano yan? Si Peter, nandito pa rin kasi wala siyang choice. Si Jana, nandito pa rin. So, Jamie, kahit college na. Eh, pag nagtabaho na, yung iba dyan, ako, may dahilan na. Yung iba, estudyante pa lang, may dahilan na eh. May project po ako. May assignment po ako. Sa palagay mo ako, wala. Palagay nyo. Yung mga IT, walang ginagawa yan eh. Sana lang. Sana all. Kaya mag-i-exam nga ako, sabi ko. Sabi sa amin. Ang dali, nagtatrabaho ka. Paano ka mag-i-review? Eh, bahala na kayo. So, tama rin naman kasi alam ka naman ilagay mo pa yun sa ano mo. Oras mo, di ba? Eh, buti nga, libre kami. $100 din yun. Eh, kung ikaw mag-iipon nun, di patay ka na. 5-5 din yun, 6,000. Eh, kung bumagsak ka. Eh, ngayon, oh. Sige, libre na kayo ha. Mag-aaral lang kayo. So, ba't nakapunta doon? Ayan, yung hindi lahat ng malakas, laging andyan. Sana! Amen? Kaya yung mga, yung mamaya, kanta po yung kinanta ni David dyan eh. Ang kanta po, alam nyo naman ang kanta. Amen? Na-express dyan yung mga bagay na minsan hindi na-express sa ibang bagay. Okay, may sample na tayo dyan dati, Deuteronomy 32. Ginamit ng Diyos yung kanta para warningan sila. Ganon din naman dito. At napakalaki po ng Book of Psalms. Okay, tingnan natin yan ha. So, focus muna. Masa natin din yung sabihin. How are the mighty fallen? How? Ano nangyari ito? Pero subtitle na responding to Bede's misfortune. So, nakita mo nga na napahamak na siya. Anong gagawin mo ngayon? Amen? Okay. So, basta again, example natin. Either namatay, nag-backslide, na disiplina, nang hina, nagkamali. Ayaw niya itama yung pagkakamali niya. Anong gagawin natin? So, umpisa natin agad kasi mamaya may preaching natin. Number one, things to realize and how to respond. Number one, sabi sa verse 1, now it came to pass after the death of Saul, so yun na, namatay. Alam niyo ba sa Bible, pag binabasa mo yung Bible, ganun talaga. It came to pass, namatay si Adan, namatay si Noah. Kaya point number one natin, accept it as reality. Okay, so again, ayaw nating malaglag yung isa, madisiplina, manghina, yan, pag nakinasal, pag nagkatabaw, bigla hindi naatin, ayaw natin nun. Pero reality yun, pinili niya yun. Pag natiwalag, pinili nung iba yun para sa kanya. Still, kaya nga natiwalag, may pinili rin siya. So tanggapin natin yun, number one. Amen? Hindi ibig sabihin gustuhin mo, iba yung gustuhin mo, iba yung tanggapin mo. Ibig sabihin, maintindihin mo na yung reality yun, ganun talaga, na wala eh. Kamali siya, iniwalag, o kaya namatay, ganun talaga. Ang bata niya pa, nagpabakuna ba yun? Ganun talaga yung tanong eh. Diba? Iba sa atin, nagpabakuna, sana naman. Kasi talaga daw, iba kayo, nag-harvest na eh. Lalo yung mga bata. Kaya prayer natin, wala, no?
Ano ba bakuna? Kuya, ano? Malakas ka ba? Mad. Ate Marge. May time normal lang. Diyan lang. Okay pa yan, bad. Ang mahirap daw sa puso. Yung nahihirapan nga huminga. Tsaka isa mga sa dugo. Yung bigla kang nangihina na hindi mo alam. Anyway, so reality yan. Ayun nyo. So ito yung nangyari nga doon. So patay na eh. Ano gagawin natin? So nambirto agad tayo ngayon. Katulad sa reality na iba, nakamatay, nag-backslide, nangihina, nag-disiplina. Dapat, pangalawa, ano nakita natin sa 2:15? May isang tao na nakita na namatay siya doon, at hindi lang basta nakita niya namatay, nakita niya actually buhay pa. And, nakiusap si Saul, sabi, patayin mo na ako. Diba? So, anong ginawa niya? Tama ba na patayin niya yun? Malaking issue po yan, ha? Actually, sa medical world, yung euthanasia, yung mga ganyan bagay, chinatsaga ako po yun. Dati binabasa ko. Didebate sila. Ang ganda naman ang ano, yung both sides. Eh, ba't di yung papatayin eh? Nahihirapan na nga. Diba? Sabi naman yung isa, ay buhay yun eh. Ba't mo papatayin? Eh, kung doktor ka, sumumpa kang hindi ka papatay. Tapos papatay mo. Yan. Kailan lang, may balita na naman na ganyan. Kaysa sa, basta sa, ano, sa European, ganyan, pinatay nila. Kaysa, makikita natin ngayon ito, masasagot yung tanong na yun. Tama ba pumatay ka ng tao kung malapit na mamatay? Eh siya na mismo yung nagsabi sa akin, patayin mo na ako. Tama ba yun? Natin na natin. Pero mamaya tayo dun. Sabi dito, basta yung isang amalik kahit na, hindi ko alam kung ano siya eh. Capture ata siya eh. Nakatakas siya, siyempre. Pinatakas na. Amalik, ito yun yung kalaban nila eh. So, bandang huli nga, pinakausapan siya ni Saul mismo, patayin mo na ako, pinatay niya, and then ni-report niya kasi, parang ano dito eh, walang sinabi dito pero, nabanggit ang isang preacher, naniniwala ako ganun din eh. Tapos, kinuha niya pa yung crown, di ba? Kung ano nyo. So, kanina niya binigay kay David. So, yung may agenda to. Anong gusto mo yung pag tinulungan mo isang tao, minsan talaga matuloy ka lang, pero minsan, ikaw ay naghahantay ng kapalit, pabor, di ba? Tsaka alam siguro niya, kalaban mo to, di ba? Patay na kalaban mo. Yan. So I believe, posible na nangihingi siya ng reward sa kanyang ginawa na pagpatay. So ano nangyari nga? So ano nalaman ni David yun? Alam na nilang patayin eh, pero nung talagang dinis... Malayo kasi dyan, wala nang Bible nun eh, di ba? Wala pang ano nun, CNN. So ito, nalaman na talaga for sure, patay na kasi may nakakita eh. At hindi nga lang nakita, siya mismo yung mamatay, no? Kasi nakita niya na hindi mamatay, pinatay. So kaya nung nalaman ni David yun, anong response ng kanyang mga tao, tsaka siya? Okay? So parang nag-WrestleMania sila, alam yung ginagawa, no? Then, this clothes. Ibig sabihin talaga nag-mourn. Sila ay miyak. Napighati sila. Pero yung young man, ano nangyari? Wala sinabi. So, point number two natin, ganito yan. Pupunta tayo sa aral talaga natin, eh, no? Number two, understand that people will have different takes on the event. Tandaan yan, ha? Sa Tagalog, pag may namatay na kapatid, nag-backslide, nanghina, nadisiplina, natiwalag, nagkamali. Tandaan mo, hindi lahat kayo pare-pareho ng response. So, anong kahalaga? No, kasi nga, minsan kung sino yung una nagkwento sa'yo, uy, si Bud. Kilala mo si Bud, yung Calvinist na, ano, o kaya yung, ano ba mga, ano, yung, ano, yung pre-trib, kilala mo ba yung, ano, uy, namatay na. Matutuwa ka ba doon? Kung kapatid po pinag-usapan natin ngayon na hindi mga false teacher. Kapatid. O kaya si kunwari lang si Christian tsaka si DM. Kunwari lang nagpapagalingan sila ang pakanta. Uy, namatay na si DM ah. Nagpabakuna kasi. Ano yung magiging response si Christian? Depende nga. Kasi again ang ating subtitle,
responding to the brethren's misfortune. May tamang respond, may mali. So gusto natin tama yung ating respond eh, no? Kaya yan. So nakita natin si David, eh kalaban niya nga yun eh. Hinanting nga siya ni Saul ng ilang panahon. So supposedly, dapat matutuwa siya. Pero kung alam natin yung kwento, ilang beses, dalawang beses nang kaya niya nang patayin si Saul, hindi niya pinatay. Kasi ang sabi niya, paulit-ulit, sabi niya, I will not put my hands, or hindi ko mapatayin yung aking anointed of the Lord yan eh. Binanggit din dito. Isabihin, hindi lahat naman ng tao ina-anoint, sinasadyang i-anoint, ibig sabihin, hinirang. Diba? Ng Diyos. Diba? So, hindi basta-basta yun. Kahit sa panahon nga natin, kung pumatay ka ng isang ano dyan, pinatay mo is tambay dyan, kaya pinatay mo yung presidente, pareho lang ba yun? Mas malalaki yung panalagutan mo, di ba? Pag yung, lalo pag ano, incumbent. Okay, so mali yan. So, pero, intindi natin, magkakaiba yung tao, kaya magkakaiba yung agenda nila, iba-iba yung kanilang responde. Okay, number one, ha? Number two, sorry. Accept is reality, then understand people also. So, bakit dapat maintindihan natin yan? So, dito muna tayo. Nabanggit ko na to kanina, no? So, bakit niya nireport to? Maaring mayroon siya agenda, gusto niya makakuha ng reward. Okay? So, ganun din yan. Yung kaninang example ko, kunwari, eh, gusto niya yung Christian, siya yung bida eh. Parang, backup lang ako dito eh. Yung mamatay na kaya si DM, para ako na yung hindi backup, di ba? Ako na yung main. Isang nangyayari po yan, amen? Yung mga karnal, lalo sa trabaho, ganun din. Tagal na mamatay ng boss ko. Gusto ko ng palitan, ganun eh. Hindi dapat ganun. Okay, so basta kailangan malaman lang natin yun. Kasi, yun nga, katulad nun, na kunwari, ikaw yung either ikaw yung susunod. Para si David, siya na talaga yung susunod. Alam niyo na siya yung susunod na hari. Hindi mo kailangan matuwa. Ito pa yung sabi sa Proverbs, no? Sabi sa Proverbs. Kaya ito hindi isolated. Kalaban mo yan. Matutuwa ka ba pag namatay yan? Yung kalaban mo eh. Matutuwa ka sa kalaban mo namatay? Depende saan. Yung na, kalaban mo, kunwari, sa politika man yan, sa trabaho, o, top one kayo, top one sa school. Nang matay yung top one, ikaw yung naging top one. Ha? Kalaban mo. Ang pinaglalaban nyo is, okay, kuha nyo na, no? So, obviously, lalang pinag-usapan natin kapatid, eh. So, wala dapat dahilan. Kaya sabi sa Proverbs, rejoice not when thine enemy falleth. So, matutuwa lang tayo pag yung enemy of God. Yan ang yung malaking pagkakaiba ko na, si Apollo, kay Buloy. Mamatay na siya, ngayon na. Karoon ng cancer, pumangit, magkaroon ng AIDS. Yun ang gusto ko mangyari doon, tapos mabalita pa. Ito na pala yung son of God, kunwari. Mabubulok yung buka. Gusto ko yun ang mangyari doon, eh. Yung panalangin ko, kasi dahil natitisod doon. Amen? Pero yung mga nakaaway mo lang, ano yan, magkapareho kayo ng ano, crush, di ba? Mamatay na sana itong ano, boyfriend para, wala naman ganon. Mababaw yun. E sabi sa Bible, rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. So, huwag ka matutuwa. Mababaw ka masyado kung yung personal mong gain lang iniisip mo. At di pa natapos na, sabi sa 18, lest pag nakita ng Diyos yan, ang babaw mo pala, gusto mo mamatay, pinapanalangin mamatay yung ano, kalaban mo na personal mo lang na kalaban ha, dahil sa personal agenda mo. Pag nakita ng Diyos yun, magagalit daw siya. Pag sinabi displease, hindi lang galit siya, talagang maasal sa'yo, no? And he turned away his wrath from him. Nakita mo, so, minsan talaga may legitimate na kalaban kasi sinawa mo talaga. Pero hindi kalaban ng Diyos. Kunwari, sino ba?
Sino pwede mo maging kalakalan dito sa kapitbahay mo? Na tinatapunan ng basura yung bakuna mo. Kaya ganun. Kalaban mo yun. Di ba naasal ka dun? At legitimate yun kasi ginagawa ka na mali. Eh sabi, huwag mong panalangin mamatay. Kaya sabi dito yung bandang huli. Sabi dyan, kasi baka sa halip na magalit yung Diyos sa kanya, hindi na magalit ang Diyos sa kanya. Gusto mo ba yun? Eh, mas, kung talaga may ginawa siyang mali at kalaban mo siya at ikaw yung righteous, gusto mo parusahan siya ng Diyos. Hindi ikaw yung paparusa kasi kasi minsan nga, baka hindi tayo righteous, kaya huwag mo ipanalangin na ikaw yung magparusa sa kanya. Naintindihan nyo ba yung concept na yun? Importante yan, ha? Kaya ngayon, kung talagang galit ka sa kanya kasi talaga namang may ginagawa siyang mali, ang righteous na mag-advance sa'yo, ang Diyos. Ngayon, pag ikaw na yung gumanti sa kanya, yung Diyos, wala na. Wala. Di lalo kang talo nun. Amen? Kaya mas maganda na hayaan mo ang Diyos. Yan. Kaya balik tayo dito. Kaya nakuha niyo, maganda ka na rin yung pinag-advance na yun. So number one, acceptance reality. Number two, intindihin mo na iba-iba yung tao, yung respond ng tao dyan. Iba matutuwa, iba hindi. Alamin mo yung dapat mong gawin and then ganun ka dapat mag-respond na. So kung alam niyo yung nangyari dito, pinatay yung Amalekite. Mamaya may point tayo dyan. So kaya number three na tayo. 3 to 5, anong gagawin ni David? Again ha, si David ay a man after God's own heart. Hindi lahat ng taong, hindi lahat ng ginagawa niya tama, pero pag sinuportahan siya ng narrative, tama yun. So, anong ginawa ni David? Nagtanong siya, no? Isa, dalawa, and then, tatlo. So, una, sino ka ba? Saan nanggaling? Paano nangyari na matay sila? At sabi niya doon, sigurado ka ba? Paano ka nakasigurado? So, ang point natin dyan, pag yung kapatid natin, o kaya hindi natin masyadong close, pero still kapatid, it's okay to investigate and know the details. Walang masama doon. Okay? Iba kasi ganito lang. Ba't mo tinatanong pa kung ano nangyari sa kanya? Eh, nagkasakit na nga, namatay na nga, nawala na nga ng ganyan. Ba't mo tinatanong? Kasi kalaban mo siya, no? Gusto mong malaman. Ito, babanatan mo, no? Yan. Hindi naman lagi. Wala masamang magtanong. Amen? Amen. Pero kailangan iba, alamin natin yung pagkakaiba ng chismis at yung malisyoso nga sa inaalam mo lang yung tama. Kasi nga, katulad ko, especially tayo mga Kristiyano, ako lalo, basta ako, inaalam ko yung ibang bagay. Bakit? Misan, magandang illustration nyo, kunwari. Kunwari lang, si Pamela, kunwari lang, ha? Naglandi-landi. Hindi inalam ko anong ginagawa siya. Ba't ano ba yan? Tapos after how many years, inaalam ko pa rin ano nangyari sa kanya. So malalaman ko ngayon yung judgment ng Diyos sa kanya. Amen? Sasabihin ko sa inyo, kaya hindi sila natutuwa ako, pero still, paano matuto yung iba? Masama ba yun? Kaya si David, hari siya lalo na. At susunod siyang hari, hindi pala siya hari dito. Still, kasi malaman eh, kaya kalaban niya yun, in a way, friend niya yun eh. Tsaka hari nila yun, gusto ko malaman nangyari. Tapos si Jonathan, kaibigan niya. So, hindi masama lagi. Amen? Amen. So, yun yun. Nasabi ko na, huwag tayong chismoso, lalong huwag mong gagamitin na laban sa kanya dahil napasama na nga siya. Diba? Yung iba, ganun eh. Ganun, huwag tayong ganun. Again, pagkapatid mo. Yung interest ng kapatid mo, ay patay na eh. Kahit na. Basta na kami, sinasabi kami sa mga ibang Baptist na ano eh. Dahil yun sa nakakasama yung ginagawa nila. Hindi personal yun. Iba yung personal na gusto mo sirain. Lalo dahil personal na kalaban mo lang. Hindi ganun. Yung false teacher yan, kailangan. Kasi nilalabanan din mismo natin yung false teaching. Therefore, hindi na masama minsan na expose yung false teacher. Okay, so sana naintindihan yung pagkakaiba doon. Tuloy natin. Hindi ko alam kung masama bang magdoble ng gamot. Wala na. Pakibasa po sa 15. Go near and fall upon him.
Ang sama naman, pinatay. Ang sama naman, tiniwalag. Ang sama naman ng Diyos, ba't hinayang mamatay yung kapatid na mag... Nangyari na eh. Ngayon, sa case ni David, nag-iisip siya, anong gagawin ko dito? Lumapit sa akin. At sinabi niya pa, alam niya, hari yun, pinatay niya. Kaya number four, minsan, kahit pa malakas dati yan, kahit Kristiyano yan, kailangan mong, hindi naman Kristiyano to, pero still, may ginawa ng mabuti sa kanya, bakit niya inusgan, ba't niya pinapatay? Minsan, kailangan gumawa ng mga bagay na kailangan gawin. Amen? Parang yun, tiniwala. Ba't tiniwala? Hindi mo binigyan ng chance. May chance yun. Marami ng chance yun. Sino bang walang chance na itiwala gagawin? Hindi tayo ganun. Pero marami ng beses, may chance yan, hindi niya tinig. Minsan, kailangan na gawa ng action. Okay? Number four, we need to know and take appropriate action. Ganun yun. So, namatay na, anong gagawin natin? Hindi, wala na, kalimutan na natin. Diba? O kaya, yun, na-disiplina. O kaya, nagkamali. Yan, nagkamali. Kapatid to. O, tama naman. Bakasto naman. Nagkamali lang. Naloko lang ng Calvinist. Hindi na nakasunod si Dwayne na. Naloko ng Calvinist. Ibig sabihin mo, false teacher na yon. In a way, pero in a way, ang dami pong aral sa Bible, aral sa New Testament, sinasabihan niya mismo yung kasama niya na mali yan. Hindi ibig sabihin, hindi naman yung iba, hindi tinawalag, hindi naman sinabi in-expose na false teacher. Minsan, iba talaga nagkakamali, naloko nga eh. Kung ano gagawin mo? Kaya ang point natin, take appropriate action, anong gagawin mo doon? Ay, pastor mo yan, huwag mo sabihin mali yan kasi pastor mo yan eh. Eh, paano kung mali talaga? Ay, si kapatid, huwag mo sasabihin mali yan. Kapatid natin yan. Minsan may appropriate action doon. Kung nagkamali, doon lang naman sa point lang naman na yun eh. Amen? Yung kanina, may nag-preach kanina. Ay, kung mali talaga, sa iba point lang na yun. Oh. Madi-discourage siya pag sinabi mong mali sila. Amen? Ay, bago lang yan. Papanata mo na yung TikTok eh. Popular yan sa mga bata eh. Amen? Yung pag-dance-dance. Oh, kailangan appropriate action. Kailangan sabihin na dapat sabihin. Tiwalag ang dapat tiwalag. Tanggapin ang dapat tanggapin. Parusahan ang dapat parusahan. Ganun eh. Amen? So, mga bata, misa kasi naka-attach yan sa ano eh. Ganun. May kaibigan ko yun eh. Kapatid natin yan eh. Anong gagawin mo kung ikaw nasa sitwasyon nung dapat na ni David? Anong gagawin niya? Nakita nung narinig ng mga tao, pinatay yung hari. Anong gagawin mo? Ha? Sabi sa Bible, pag pumatay, dapat patayin. Eh, paano lalo hari pa? Ano kailangan? Patayin din. Ayun, pinatay. Amen? So, huwag kayo basta patay mo lang patay, ha? Iniisip yan. Okay, move on tayo. Ulitin ko lang, ha? Anong gagawin natin pag ang isang kapatid ay nahulog, ano sa kasalanan, o nabatay, nag-backslide, na pahabak, magkabali, disiplina, niniwalag. Number one, accept it sa reality. Nangyayari talaga yan. Iwasan mo nalang sa'yo. Kung kaya mo. Number two, understand that people have different takes on the event. Hindi tayo isa-isa dito na isa lang utak natin lahat. So may mga komplikado bagay talaga. Diba? Sabihin, alaw mo na. Diba naman? Oy, hindi pwede yan. Diba? Number three, it's okay to investigate, know the details. Number four, we need to know and take appropriate action. Number five, ito na. Ito yung isa sa mga main dito. Sabi 17, makibasa nyo nga. Ready? Hanggang 18 lang. Ready, go.
They made a covenant with his lamentation over Saul and over Jonathan his son. Also he bade them teach the children of Judah and produce of the hope. Okay, so naglament siya. Ba't niya kailangan gawin yun? So bukod sa kaibigan talaga, minsan natural response na sa atin yan eh. Pero bakit sabi sa 18, and he bade them teach the children of Judah the use of the bow. So ano ba yung bow dito? Parang tuturuan niya nga sila ng kanta eh. I believe ito yung musical instrument to ha. Ba't naman sila maglalaban ngayon ha? So, hindi lang siya naglament, pinaturuan niya pa, pag sinabing bade, parang inutusan niya eh, o sinabihan. Harp. Harp, yan, yan ako din dyan eh. Eh, sabi dito, ano yung point number 5 natin? Kaya, katulad niya, may natiwalang, may namatay, yung leader ang mag-organize yan, ano yung gagawin natin, basto, si ganyan pala, ay wala na. Si ganyan ay, anong gagawin natin? Kahit mong mga pasto sa pasto, ganun. Iba naman, talagang pag may ginawag mabuti, nabatay, for example, ganun. Nag-organize pa yan ng tribute ba? Para maalala ng mga tao. Para dito si Jonathan at si Saul. Kasi kahit o paano, nagkamali si Saul, di ba? Pero may ginawag mabuti yan. Okay, kaya sabi ito, point number 5, sympathize accordingly. Okay, hindi yung tipo nga, bahala siya, patay na. Dedo na, aasarin mo pa. Kasi gusto ko sabihin actually dito yan, yung pangalan, natiwalag. Yung iba, nagkasala. Yung iba sa atin, gagawin, tatawanan pa. Ah, kaya, kasi mga karnal yan eh, yan. Kung karnal talaga, anong gagawin mo? Matutuwa ka ba? Basa natin sa Proverbs, huwag kang magsaya. Iwasan nyo yan, alala mga bata. Pero minsan kahit sa atin, kahit matanda na, yun, tinatawanan pa. Eh, syempre ako, hindi ko alam gagawin ko. Naulungkot na nga ako, ikaw natatawa ka. Kandal kasi. Huwag mo tatawanan. Nasusubok na nga, kaya tiniwalag po yan para ma-restore. Yun ang ano doon. Kung sakaling ma-restore pa, depende sa kanila. Huwag yung tatawanan na si ano, ganyan, no? Yun, lamented. Patay na nga eh. Kalaban mo yun, di ba? Tawanan na natin. Hindi. Sinutusan niya pa yung iba na maglament din. Kahit kalaban mo. Eh, kalaban mo yun eh. So what? Ano ba yung tama natin gawin? Kapatid yan eh. Alam niyo ba si Saul ligtas yan? Yung iba, dininiwala ligtas yan eh. Kasi hindi inaaral yung Bible eh. May sabi ni Samuel sa kanya, makakasama kita at mga anak mo sa langit. So, ligtas yun. Tuloy natin to. Sabi dyan, number, ano naman, verse 20. Ito na po yung kanta, simula 19 hanggang matapos yan. Kanta po yan. So, medyo ano to, pag alam nyo na pagkanta, medyo matalinhaga. May konting slant yan sa, medyo may excess ba? May mga, ang tawag doon? Excess, hyperbole. Ano yung common name? Exaggeration. Yan. Isa-isa natin. Ano yung matututunan natin dito sa awit na to? Sabi dyan, the beauty of Israel is laid upon the high places. How are the mighty fallen? So, yun yung unang banggit sa how are the mighty fallen. So, una, mamaya na pala yan, no? So, dito muna tayo sa verse 20. So, another point bago tayo doon sa huli. Okay? Sabi dyan, nung okay, namatay na nga si Saul, anong gagawin natin? Sabi niya, tell it not! Okay, namatay yung hari natin, huwag mo sabihin. Bakit? Pero specific to, hindi sinabing, kasi ilang yung balita yun, di ba? Namatay yung hari niya. Pero sabi niya dito sa kaawit lang naman, eh, no? Huwag mo daw sabihin sa God, ano may God? Ito po yung Askelon. Ayan po yung mga city sa Philistine, kalaban nila. So sabi dito, huwag mo sabihin sa mga kalaban. Kasi, lest the daughter of spirit rejoice. Ayaw natin yung mga kalaban natin, natutuwa. Gusto mo ba yung natutuwa yung kalaban mo? Siyempre, hindi. Lalo,
Pag yung kakatuwa nila, yung natalo nila kayo. At lalo po sa ating mga Kristiyano, ano ba yung mga matatalo yung tayo sa mga unbelievers at sa demonyo? Pag namatay yung kapatid natin, talo ba tayo? Depende, no? In a way, hindi. Kasi kung langit yan, hindi. Pero in a way, kasi hihina yung pwesta natin. Kung ano, dito may namatay dahil sa bangunan. Ano man yan, di ba? Kahit na nasa gasa, kung ano, ganyan. Yan. So, lagi natin pinag-play yung safety ng mga JJX, di ba? Kung ano, gano'n, sa dami nyo, di kalahati tayo, boss. Matutuwa kayo yung mga kalaban, di ba? Hindi natin gusto mangyari yun. Eh, kaso yun na nga eh. Pero still, ang point natin dito, at least wag mo na pagsabi. Lalo, yan, yung din sa natiwala, ganyan. Ayoko naman nun eh. Ba't hindi kasabi pa? Sa atin na lang yun. Pero pasin nyo, ngayon, misa sinasabi ko dito, pero hindi natin pinapangalanan. Hindi importante yun eh. Lalo, public kasi tayo eh. Sino ba yung natiwala? Alamin ko nga dyan. Na dati tapat pala yan eh. Lalo magagalit, lalo matutuwa yung mga demonyo, di ba? So huwag mo na sabihin. Yeah, number 6, be discreet in who and what to tell. Nangyayari talaga yun. Ganon din ako, may nahulog sa kasalanan, wala nang pakialam ibang tao, no? Ipapublish mo pa. Isa, sinasabi lang natin, example, pero di natin, okay, si Pastor ganyan, nahulog sa tulay, ang pangalanan mo pa, ganito ginawa, ganito yung babae, ganito yung ginawa nila in public. So, tanga-tanga mo naman doon. Amen? Lalong huwag kang matutuwa. Huwag mong gawin laro. Amen? Be discreet. Ang pinag-usapan lang kayo kasi misfortune eh. Alam mo na yan, nabanggit natin kanina, namatayan, nag-backslide, nanghina, parusahan, oh, dinisiplina, nagkamali. So ngayon sa doktrina, again ha, very ano kasi yan din. Crucial po yan. Kaya minsan pinapangalanan natin para huwag nang tularan. At ang hirap naman yung iba, sinabi ni ganyan, na ganyan, sino ba yun? Pag doktrina pinag-usapan, para mabilis mo maalaman kung ano yung sinabi niya, ano ba yung posisyon niya talaga, kasi baka ikaw nahinira ka lang din. Hindi sabihin mo yung pangalan. Walang problema, hindi naman yung something na nakakahiyang ewan, na kasalanan, na personal. Okay, doktrina yun eh. Kaya, may mga ano dyan ha, do one says. Number 6, be discreet in who and what to tell. Again ha, avoid gossip. So yung, gusto ko bigyan illustration dito. Perfect illustration dito po, isang bastong na napakatapat sa Diyos. Kaso yung anak niya, loko-loko, hindi na masyado actually. Pero yung mga anak niya kasi, medyo, ano mo na, siguro, bida-bida rin, magaling din siguro. At sabi na, bisa may liberty naman tayo, bisa pag-usapan yung mga kasalanan, bisa, di ba? Ginagawa natin yan eh. So kasi masyado naging komportable. Ang problema, yun, nag-uusap sila, chat, kasi ganyan eh. Mabuti sana kung nag-uusap lang na ganito. Eh, alam nyo na yung modern na ngayon, may chat. Ang problema, may mga kachat pala sila, may ano na, tawag dito, may masamang intention na. So talaga nagkamali rin, may bastos na chinat yung kabataan. Pinalaki. Eh, anak ni pastor yan eh. So paano yun? Kaya mga ano, ingat kayo lahat kayo, by the way. Hindi, kaya yun, tiniwalag natin kasi talagang obvious na, paulit-ulit na, pinacebook pa. Hindi ka malalag-isip. O sige, panindigan mo na yan. Bahala ka na dyan. Ingatan nyo yung technology, mga bata. Amen? Kasi sa panahon namin dati, kung mag-sinabi nyo, sinabi nyo yun, madaling, ano eh, madaling makalimutan. Amen? Hindi ganun. Pag lalo may galit sa inyo, sa atin, sa palagi nyo, walang galit sa atin. Nag-impress tayo against lahat ng kulto. Madami yan. Yung ginawa noon, ano nangyari? Pinarusahan naman yung anak niya. Ang problema yung iba, ayaw tigilan. Well, kala ko, magaling si Pastor, ba't yung anak mo? Ganyan. Hindi niyayari siya ngayon. So, eh, ba't naman, sabi niya, hoy,
O, simula kayo. Tigilan na natin, ha. Pinatasahan ko na yan ako. Ano pang gusto nyo? So, avoid natin yun. Amen? Kasi ang nangyayari, yung sub, ano nito, bukod sa gossip, ang nangyayari sabi dito? Ito, sabi dito, parang sinusumpaan niya pa yung mountain. Wala kang kinalaman yung mountain. Ibig sabihin lang dito kasi doon napatay si Saul sa Gilboa. Kaya sabi niya dyan, let no rain be upon you, for the shield of the mighty is vilely cast away. Imagine yung dating yung almo na mga galing, polma-polma mo, tapos ngayon, pag natalo ka, ano mangyayari sa'yo? Yung gamit mo, tapon yun, yung magaling mong sword, lalo yung mga hari, mga gandang sword niyan. Diba? Dahil sila'y natalo ka, parang tinapon lang. The shield of Saul, as though he had not been anointed with oil. Yung point dito eh. Hari yan, ang Diyos nag-anoint dyan, pinili yan. Kaya ang point natin dito, huwag mo nang, ano, yung unnecessary disordering. Huwag mo nang bastusin. Kahit pa paano, ginamit din ng Diyos yan. Amen? Amen. Hindi naman niya reprobate. O, anong gagawin natin? Tama na, pag sinabi, tama, okay ha, napangasahan na, na-dealt na, yung kasalanan, okay, tama na. Ilang point natin dito. Be discreet in who and what to tell. Avoid gossip. Avoid unnecessary dishonoring. Tapos na yun. Napatay na. Okay. Talo. Okay, talo. Kasi may ginawa rin mali si Saul eh. Di ba? Alam natin yun. Kaya hinusgahan siya ng Diyos. And kung ikaw pinagpala ng Diyos, madalas yung sino patuloy nyo na Job, David, Solomon, namamatayan ang mapayapa. Pag ikaw namatay ka sa battle, hinusgahan ka rin ng Diyos doon. Okay, so last. Dito ko lang ha. Number one things to realize how to respond yung mga pag kapatid natin na inamatay, nag-backslide, nanghina, disiplina, nagkabali. Una, number one, acceptance reality. Totoo yan, ganyan. Tanggapin na lang natin. Pangalawa, tandaan mo yung mga tao, hindi yan pare-pareho. So mag-ingat ka, pag-ingatan mo na yung mga tao na sabihin nila kung paano mo papakinggan. Sinasabihin nila. Number three, okay lang mag-investigate pero iwasan mo mag-chismis. Number four, may mga bagay na kailangan gawin. Okay? So, we need to know and take appropriate action. Number five, kailangan mag-sympathize ka. Hindi yung, wala akong pakialam. Kapatid mo eh. Number six, be discreet. Do what to tell last. 19 to 27. So ito, isa-isay na natin to. Number 7, learn well. Ito na yung pinaka eh. Alam mo na, nagkamali na. Natiwalag, namatay, pinarusahan ng Diyos, dinisiplina, nagkamali. Ano dapat natin gawin? Matuto ka na dun. Yun yun ha, matuto ka na. Nakita mo na, gagayahin mo pa. Learn well from the unfortunate event. Sabi nga nila, walang sayang na mistake daw, sabi nila. Tama rin eh. Kung nagkamali, at least matuto na tayo doon. Okay, so isa-isa natin to. At ituro mo rin sa iba. Okay? Kaya ito yung kanta. Sabi dyan, the beauty of Israel is laid upon the high places. How are the mighty fallen? So yun ang maging natin title natin. How are the mighty fallen? Consider natin na malakas siya dati. Pwede rin pala matalo. Pwede rin mamatay. Kaya sabi nyo, the beauty of, ba't tinawag the beauty of Israel? Kasi nga hari eh. Wala na mas mayayaman pa sa hari. Yan, tanggapin mo. Ay, nabatay. Tapos na tayo sa 20, no? Hindi ko na ulitin yan. Ano pa yung dato natin matutunan? Yan, huwag mo nang hiyain masyado. Pero doon pa rin yung paggalang niya, di ba? Kay Saul. Mighty. Yan. Anointed. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan turned not back. And the sword of Saul returned not empty. At least, matapang sila. Yun ang sinasabi dito. Yun naman dapat natin gawin. Amen? Yung mga kapatid natin, at least, ligtas. Bakit mo
todo naman, lalo yung pagtiniwalag, ando naman yung pag-asa na mga restore sila eh. Okay? Tama lang yung respondi mo dapat. So ito, kasi sabi niya, tapang nito, kaya napatay ito, matapang eh. Minsan din yung iba kaya na alam mo na, iba na di-discourage. Sa utang ko yung mga minsan, mga pastor minsan na nagkamali, okay, nagkamali sa ngayon. Pero minsan, di mo itindi, kaya sila nagkamali, kasi ang tapang din nila, nagkamali ng tansya siguro sa sarili nila. Amen? But still, matapang sila. At may nagawa sila para sa gawain. Huwag mo nga kalimutan yun. Amen? Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives, and their death were not divided, and they're swifter than angel than eagles, they were stronger than lions. So yun nga, matapang sila. So bigyan mo sila tribute. Baga, the daughters of Israel weep over Saul. So yun nga, sinabi ko kanina, maglament, magsympathize accordingly. Kasi kahit si Saul ay may maling ginawa, lalo kay David, pero may ginawa siya maganda eh. Kung hindi pa natin masyado na ano pala yun, no? Kaya magtinignan mo ito, ang ganda na simula ni Saul. Nagkaroon ng pag-asa po yung Israel dahil sa kanya, tapang niya eh. Nung una, mahihayin din siya. Kaya nakita niya, ako na daw yung hari, sabi ng Diyos eh. Eh may inaapi dito. Anong ginawa ni Saul? Nagtanggol niya yun. Kaya sabi nito, you clothed you with scarlet. Ibig sabihin, dahil sa gawain niya, ikaw ay pinagpala. Yun lang yun. Hindi lang yun, yung iba pa. Who put ornaments of gold upon your apparel? So, ganun po yan. Ibig sabihin, nag-sacrifice sa atin. Diba? Iba na tiwalag dito. Kahit na paano, sila ay ginamit ng Diyos. Amen. So, alalahanin din natin yun. Yung huwag nating tiwalag, ha, bahala ka dyan. Lalong hindi marirestore yun. Ang tigas kasi ng ulo. Ito, totoo naman. Alam na natin yun eh. So ito naman medyo iba kasi si Jonathan, no? So okay na, dalawang picture to eh. Si Saul, nagkamali. Si Jonathan, wala. Meron tayo dito ng study kay Jonathan, di ba? Ano title nun? The Godliness of Being a Friend. Parang ganun eh. Si Jonathan walang ginawang mali. Kinampihan pa nga siya. Kaya, pero still, yung mga matinong siya, no? Either namamatay, oh, iba, nagkakasakit nga eh. Kasi pastor, hati yung ngayon, sabi doon iba, minarasahan, iba naman, sinusubok. Eh, di ba natin alam yun eh, huwag mo na. Huwag ka nang mag-ano dyan. So, yeah, so maganda, sinabi lang niya kung gano'n niya kamahal si Jonathan. So, ang lesson dito, kung pwede natin matutunan, sinabi rin ito sa Bible, sabi ni Jesus to, sabi niya, masaya na nga natin. Lagi kinokonti mas na ito eh. Ah, sa Ecclesiastes ata ito. Yan. Ay, basa nyo. Ready, go. The wise man's eyes are in his stead, but the fool walketh in darkness, and I myself perceive also that one event happened to them all. Ganun din dito oh. Ako na lang, I return, so under the sun, the race not to the swift, nor the battle so strong, neither the blade of the wise, nor riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen in them all. Especially ito, yung mga bagay, eh mga syunga-syunga, talagang ano yan, makapahamak yan, kasi tanga-tanga eh, di ba? Pero actually, sabi niya, hindi rin eh, minsan kahit yung matalino, ganun din. Maingat mag-drive, eh kung ikaw yung binangga, patay ka din. O kaya, yan, yung mga malandi, sila yung nare-rape, di ba? Madalas, pero minsan hindi rin. Nagkakataon na, talagang may loko-loko na tsepohan. Kaya siya sabi dito, balik tayo doon. Yan, si Jonathan, ang maayos naman siya, bakit siya napatay? Ba't hinayaan ng Diyos na ganun? Nangyayari yun. So, ganun din yung iba. Alam mo yung sakit, di naman makipigilan mo ba yan sa panahon ngayon? Lalo yung nagpabakaw na. So, huwag mong husgaan agad, lalo kapatid. Last,
So ito na, how are the mighty fallen? So nanginig ba? Iniisip nyo ba yung ano nyo? Yung kapatid nyo na, ayan, kahit si Brother Jason, okay ito ngayon ah. Hindi mo alam, baka may makita ng ano yan. Alam mo na, sa smart, dami ka maganda ko eh, no? Dami dun. Lalandi pa. Huwag kang pakasigurado. Amen? Amen? And the weapons of war perish. Lalo na po yung weapons of war. Alam nyo, kahit sa YouTube ko, mayroong special dedicated mga channel pang ano eh. Iba sa rocket. Basta yung lahat ng gamit ng military. Amen? Natuwa ako sa tanong dati ni Steven, ba't magpapatayan itong mga to? Matitinding mga bomb ngayon, alam niyo, cluster bomb. Sabi ng isang ano, demonyo na kaisip nito eh. Kasi yung ibang bomb, pag tinama ka, pwede mo iwasan. Iba, isang malaki ang bomba lang na gano'n. Pero cluster bomb, wala ka takas doon. Sa pool. Hindi, pag sumabog yun sa, ano ko natin, sa building na to, at least pag yung target mo na building, isa lang tatama doon, sabog yun. Yung cluster bomb, wala pang, hindi pa tumatama dito, sumasabog na yun, marami siya, humahati-hati siya, na maliliit na bomba. Kaya ubos ka doon talaga eh. Ba't ko nasabi yun? Yun nga, madadamay po yung mga ibang, yan, katulad gano'n sa church din, kento. Ayan, church na yan, kaya bumagsak dahil ano eh, lahat yan, mga loko-loko yan eh. Kung nagbabasa ka ng Bible sa Sardis, alam yung Sardis, sumikat yun kasi ano daw sila, sikat sila dati. So pero pag ganyan na sila. Pero sabi ng Panginoon doon, may mga tao pa rin na maayos doon. Huwag mo sabihin lahat yan, karnal, lahat yan, nagpabaya, lahat yan. Hindi ganun, minsan nadadamay lang. Lalo sa church, lalo po sa church. Nagkakadamay-damay yan minsan. May ginawa yung isa dito na loko-loko. And then damay yung iba. Dahil sa ginawa ng isa, dalawa, lima. Okay? Ayun na. So number 7, learn well from the unfortunate. Matuto na lang tayo. Minsan mangyayari talaga yan. Hanggat maaari, iwasan natin. Kaya nga, ganun ang ginagawa natin. Aral tayo ng aral. Tinuturoan pa, wala pa nga. Basta eh, inasabi mo na. Inuunahan mo na. Ganun naman talaga eh. Ganun kahit sa warfare, ganun. Ito ang kayang gawin ng tanki na yan. No? Pag na-encounter mo yan, alam mo na iiwasan mo yan. Dapat alam mo yan. Kaya mga young people, lalo na, pag nagdadalaga, nagbibinata, nakakaroon niya sa college, kahit homeschool ngayon niya, may makikilalang ganito yan. Alam mo yun kasi nagaling ako dun eh. Sabi siya, wala akong dahilan uminom. Eh kaso yung mga, andun ako kasi, andun ako eh, gabi. Kasi yung mga kaidara mo yun, alam mo ba, ano hindi ko uminom, ha? Alam mo ba ako? Ha, ako? Ito yung ginawa namin. Pag ganyan, ah, ganun ba? Eh, wala ka naman sa church. Eh, lalo ako, wala ako sa church nun. So, kala mo ikaw abnormal ka. So, may ma-ano ka ngayon, ma-influensya ka. So, yun, matuto ka. Pag nakita mo yung iba, again ako, pag kinukwento ko yung nangyari sa iba, di ako natutuwa dun. Alam nyo naman siguro yung binabasa niyo yung pagmumukha ko eh. Hindi ako natutuwa. Pero kailangan ko sabihin. Minsan inaasal ko, minamak para di sa inyo. Amen. Na hindi mo na i-design na magkaganon ka pa. Amen? Amen? How are the mighty fallen? Ikaw, sa palagay mo, ikaw, mighty ka. Ako, si Mighty DM. Alam mo ba mo? Si Mighty Mouse. Hindi nyo na kailangan si Mighty Mouse. No? Mighty. Walang matibay. Mighty kid. Mighty band. Walang malakas. Sabi ni Pastor. So, pwede ka magpalakas. Palakas sa Panginoon. Okay, so alam nyo na paano mag-respond. Panalangin nyo. Hindi mo sinabi dito eh. Kaya panalangin mo. Huwag mong gayahin. Pwede mo din alamin saan siya natisod. Yan. Ganun, ha? Mara, ito mga bagong to. Ay, matatini, wala eh. Bago lang ako dito, hindi ko alam. O, sasabihin ko na sa'yo. Di ba? Sinabi ng wag, makipagkita, spiritual ka, babasa ka,
eh minsan akitin ka talaga eh. Kung matalino ka, di ka mapunta sa ganung sitwasyon eh. Diba? Oh. Tsaka yan, pag yan, nagmimintis-mintis na ng church, isa na yun eh. Kasi ibig sabihin, pinili mo yan. Huwag mo sabihin kasi may assignment ako. Basta, ako, mayroon din. Nakapila yun. Pag nakikita ko yun ako, gawin ko na naman dito. Kasi sa amin, ganun, nakapila yung ganun, no? Anong unahin ko dito? Oh. Unahin mo importante. Ganun lang yun. Kaya meron kaming P1, P2, P3, P4. Ano yung P? Priority. Pag P1 niya, kahit nasan ka ba, kahit tulog ka, mag-iwising ka. Diba? Kasi sumasabog na yung ano eh. Ang pakialam mo ano. Gumising ka dyan, ganun. Pero pag P2, medyo relax-relax yan. Pero importante pa rin yun. Pag P3, pwede maghintay yan. Lalo yung people. Pero nakapila pa rin. Sa spiritual life natin, ano, yung Sunday ba, importante ba yan? Amen. Eh, gusto lumilindol na. Of course, ano na yun. Yung isang kilala namin, ano, wala silang service dalawang linggo eh. Pray natin, hindi nyo kasi kilala. Basta yung anak niya parang dadalhin sa hospital eh. Pero hindi ko alam, ba't walang pumalit? But anyway, patulad na nangyari dito, isang Thursday lang tayo walang church kasi bumaha eh. Ganyan yung baha eh. Alam ka naman mag-church tayo nun. So alamin niyo yung priority niyo. Amen? Matuto. Nakita mo na siyang gano'n. Huwag ka nang gumaya. Lalo pag mga backslider, ha? Mga hanap po yan ang... Ang tawag dito? Ha? Na? Naghahanap yan ang... Simpatya. Ay, si Pastor, ginawa yan. Ganyan eh. Ganyan talaga ginagawa ko. Ha, ganun rin ganyan. Ay, ganun talaga mga babae. Di ba? Di ba? Well, pastor naman na nagkamali sa doktrina. Eh, lahat tayo ganyan eh. Dahilan ba yun? So, yan. So, pag nagkamali sila, huwag natin gayahin. Alamin natin din kung saan nalalaglag. Nag-umpisen sa pag-absent-absent. Sinabi mag-pray, hindi nag-pray. Sinabi magbasa, hindi nagbabasa. Medyo lang. Kunwari lang. Sinabi ng makinig, hindi pala naikinig. Kaya ko to. Sinabi na nga, dami na nga kwento dyan eh. Dumagdag ka pa sa statistics, sabi nila doon. Andyan na yan. Kung meron lang tayong ano dito, gusto nyo, huwag na, pangit naman lang, bilangin pa natin dito. Ito, natisod ng ganyan. Ito, umabsent ng ganyan. Ito, nagbalik. Okay naman, nagbalik, di ba? Sino mo sasabihin? Diba? Hindi natin binibilang kasi hindi rin natin gusto yun eh. Pag lalo pag nagbalik yan, masaya na tayo, okay na, kalimutan na natin yung sabi sa Bible. Pero, yeah, so dapat alam natin exactly, amen? Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Nakita namin ang response ni David, Panginoon, saan, even kalaban niya itong personal, pero nanaig, Panginoon, yung katuwiran sa kanya. Nawa, ganun din po sa amin. Alamin namin exactly kung paano mag-responde. At least galangin yung dapat galangin, Panginoon. Consider, Panginoon, kapatid dito, Lord. Talaga nagkakamali, talagang nangihina. Reality po yun. But matuto, Lord, kami tulad sa kanta dito, Lord. Nakita namin na at least may tribute pa rin sa kanila. Pero bandang huli, hindi namin nabasa, Panginoon. Pero dito, nag-move on si David. Siya na yung ginawang hari. Ginawa niya yung tamang dapat gawin. So, ganun din po ang dahil kami. We move on from kung ano man yung sitwasyon. Nangyaring masama sa kapatid, Panginoon. Pray na matalino ang bawat isa. Sa inyo kayo mauna lang magtiwala. Lalo pag malinaw sa inyong salita, Panginoon, ito yung dapat namin gawin. Gawin namin. Then, yung bagay, Panginoon, na pwede makatulong, ano man yan. Una namin tulungan, Panginoon, yung vulnerable, of course, sa church. Kung may nagkasala, minsan sunod-sunod yan. Pag hindi na deal, hindi na pag-aralan, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Again, we pray for our food, Panginoon. Kaya salamat sa naganda. Yung maganda yung fellowship namin. Namaya, Panginoon, Bible quiz, Panginoon. Mag-interest ang bawat isa. Galangin yung salita, Panginoon. Desire na malaman ito, Lord. Even yung mga mensahe dito, Lord.
So again, we pray for our May 1 activity, Panginoon. So we need seminar. We pray na kayo pong bigyan ng kapatagumpayan. Ingatan ang bawat isa. Now, Lord, in Jesus' name pray. Amen. Amen.